Hi guys, kamusta kayo? Andito na naman ako. Mag-uusap na naman tayo sa isang bagay na medyo mahalaga para sa atin, lalo na sa mga lalaki. Napakahalaga nito. Ang pag-uusapan natin ay yung mga bagay na napapansin ng babae sa mga lalaki, sa ating mga lalaki, na akala natin wala lang. Yung akala natin hindi nila napapansin, pero napapansin nila yun. Mga listahan ako niyan. Ito yung mga bagay na yun. Kaya makinig kayo guys, para kung may nililigawan kayo o meron kayong gustong displayan para maging attractive kayo, ito yung mga bagay na yun na dapat medyo ayusin nyo. Okay? Ito yon. Ang unang napapansin, hindi naman una, isa sa napapansin. Actually, una na rin eh. Kasi pagpalapit ka sa babae, ito medyo naka-umang agad eh. Yung sapatos. Napapansin ng babae ang sapatos ng lalaki. Akala ninyo hindi lang. Siyempre, hindi nyo naman siya makikita kung nakatingin siya sa sapatos. Pero napapansin nila yan. Kapag ang sapatos ng lalaki, maganda, medyo mamahalin, malinis, medyo branded, kasi maganda, magandang klase, napapansin nila yan. Ang iniisip nila sa lalaki, yung smart yung lalaki, kasi yung sapatos niya medyo medating, medyo hindi basta-basta. Parang ganun ba? Pero kung halimbawa, ikaw ay yung lalaking medyo maliit ka lang, tapos yung sapatos mo ay mga size 10, size 11, di ba parang natatawa yung, deep inside yung babae, yung nararamdaman ng babae, natatawa siya sa'yo. Medyo katawa-tawa ang dating mo. Kaya medyo bagsak ka dun. Okay lang na maliit kang tao, pero piliin mo naman yung sapatos o manghiram ka ng sapatos na naayon lang sa lalaki mo. Hindi yung maliit ka lang tapos ang haba-haba ng nahiram mo o sinuot mong sapatos. Okay, yung nabili mong sapatos, napakahaba. Pag bibili ka ng sapatos, yung allowance mga 1 inch lang. Huwag naman yung 3 inches, 4 inches. Di ba para kasi McDonald's noon, iniisip ng babae, ano ba ito, duwende? Ano ba to? Anak ba to ni McDonald? Medyo hindi maganda dating. Kaya may kung ikaw, gusto mo magpapansin sa babae, kailangan ang sapatos mo maganda. Maganda ang datingan. Yun. Sunod yung kuko. Hindi malinis yung kuko. Napapansin ng babae sa isang lalaking dumidiskarte o pumuporma sa kanya ang kuko. Gusto ng babae yung kuko malinis. Kasi parang pakiramdam niya hindi ka baboy, hindi ka dugyot, hindi ka marumi sa katawan kapag yung kuko mo malinis. Kaya kailangan linisin natin yung kuko natin. Kung ang trabaho natin sa talya, sa construction, medyo may karumihan para sa ating mga kamay, sure natin na lilinisin natin to kapag makikipagkita tayo sa ating nililigawan o sa ating girlfriend. Kailangan yan. Medyo malinis ang kuko. Pangalawa, yung mga lalaking text ng text, PM ng PM, kagigising lang nung nililigawan niya, text ng text, good morning, kamusta ka? Okay lang yung mag-alala ka. Okay lang mag-good morning ka, din kamusta ka. Pero yung sunod-sunod, tas wala na yung kwento yung tinatanong mo, ayaw ng babae yan. Buti sana kung may sense yung tinatanong mo. Pero kung wala naman, tas text ka ng text, parang naiisip niya, ano ba to? Wala ba tong ginagawa sa buhay niya? Hindi ba to busy? O kaya kung pareho kayo may trabaho ka, tapos oras ng trabaho, syempre alam natin ang break time. 10:30, 12, ganyan, yan ang mga break time. Pero hindi naman break time, text ka ng text. Iniisip ng babae, hindi mo siniseryoso ang trabaho mo.
dahil text ka ng text, PM ka ng PM, ilagi siya iniisip mo kasi ang mga bagay-bagay, ang mga bagay-bagay may kanya-kanyang oras yan. May oras sa girlfriend, may oras sa trabaho, may oras sa paglilibang. Hindi pwedeng gamitin yung oras na para sa isang gawain sa hindi tamang paraan. Ngayon, kung halimbawa, PM ka ng PM, text ka ng text, oras ng trabaho, iniisip ng babae, ano to? Ganito ba to? Pag nakasama ka ba sa buhay ito, ganito, hindi magtatrabaho mabuti. Paano ang pamilya? Paano kami? Diba? Yan, medyo may kalaliman, pero totoo yan. Iniisip nila yan. Medyo turn off sila sa ganyan. Na parang sila na lang yung mundo. Minsan akala mo, okay sa kanila na sila yung maging mundo. Siya yung babae ang maging mundo mo. Na umikot yung mundo mo sa isang babae. Hindi, ayaw nila yan. Hindi maganda sa kanila. Turn off yan. Okay? Gusto nila medyo may sarili ka rin mundo. Busy ka, may ginagawa ka. Hindi palagi naka-digit o naka-PM ka sa kanila. Okay? Next, yung pormahan. Tinitingnan na rin ng babae kung yung pormahan mo ay medyo okay. Yung, syempre, di ba, hindi yung forma mong parang luwang-luwang ng pantalon mo, pahip-hip-hip ka, medyo may edad ka na, medyo matanda ka na, alam mo yun, asagwa mo pa pumorma, para ka pa rin mga hype beast sa edad mong 45, para pa-hype beast ka pa, maluwang na pantalon, di ba, tas rubber shoes na pangsayawan, yung ganun, parang hindi gusto ng babae yun. Mata-turn off siya sa'yo, di ba? Kaya kung maliligaw ka o didiskarte ka o poporma ka, yung pormang disente, may papagmalaki ka, magiging proud siya na kasama ka. Yung mga ganon. At ang last na tinitingnan ng babae sa lalaki, hindi naman last, isa, sa listahan ko huli, sa listahan ko ito na yung pinakahuling pag-uusapan natin, yung buhok. Di ba? Kung halimbawa, poporma ka, tapos yung buhok mo, medyo pagkahaba-haba, tapos yung mukha mo, lubog na lubog, ni para kang addict, sa tingin mo, gusto kang kasama ng babaeng popormahan mo? Siyempre, hindi. Baka natatakot siya, baka bigla ka nalang damputin kayo kasi may kasama kang addict. Hindi naman parang ganun ba? O kaya, di ba, yung kulay ng buhok mo, hindi malaman kung green o violet, di ba? Parang iniisip nung pinaporman mo, ba to cake ba to, di ba? Magmukha kang cake, di ba? Parang ganun eh. Ayaw mo niya sabihin, pero nahihiya siyang kasama ka. Kaya iiwasan ka niya. Yun. Turn off yun para sa babae. Yan, tandaan mo ha. Tandaan mo, guys. Kung may poporman ka, lista mo. Sapatos, kuko, buhok, yung pormahan, yung dating mo, yan ang mga bagay na medyo napapansin ng babae sa lalaki, pero akala lang ng lalaki, wala lang. Pero kapansin-pansin nila yan. Minsan, kaya katinatanggihan ng babae o busted ka dahil hindi ka okay sa mga nabanggit ko. Ilan lang naman yan, marami pa naman eh. Pag-uusapan natin sa mga susunod kong video. Kaya guys, subscribe lang, tapos push the bell, the bell button para kung may bago akong video, magna-notify sa'yo. Thanks! Sana nakatulong to para sa pinapormahan mong babae. Okay? Hi sa aking asawang si Jeanette Rodriguez, sa aking bunsong si Shania Ivy, at sa aking Kuya Kenneth na panganay kong anak na si Kenneth Antonio. Ingat kayo dyan. God bless. Thanks.